Nais kong ibahagi sa inyong channel ang isang kwentong hango sa tunay kong karanasan. Noong 1974, sa aming probinsya, kilala ang isang manghihilot na may espesyal na kakayahan. Ang pangalan niya ay tanyag sa lugar namin. Pero mayroon siyang sikretong matagal nang tinatago. Tawagin niyo na lang ako sa alias na Rambo. 18 taong gulang ako ng mga panahong yun. Ako rin ay nagsasanay bilang isang antingerong may mutya ng Taklobo na pinamana sa akin ng aking amang mangingisda. Binigay daw ito ng isang gabay ng tubig na hindi ko pa nakikilala. Kasama ko ang aking tiyo na si Tiyo Sole, na isa ring antingero. Siya ang nagtuturo sa akin ng mga sikreto ng aming mga ninuno tungkol sa mga anting-anting at kung paano gamitin ang mga ito sa pagtulong sa mga tao. Ang manghihilot na tinutukoy ko ay si Lola Trinidad. Kilala siya sa aming lugar dahil sa magaling manghilot ng mga tiyan ng buntis. Taong may bali sa buto at namamagang laman. Pero sa kabila ng kanyang husay, mayroon siyang trahedyang hindi malilimutan. Sa isang pangyayari, ang tiya ko na si Tiya Loming ay biglang sumakitang tiyan. Hindi ito normal dahil sa pagbubuntis ng 5 buwang sanggol na halos ikamatay niya. Ang kalagayan ay lumala pa at nagpasya kaming dalhin siya kay Lola Trinidad para magpagamot. Sa unang tingin, parang wala ng pag-asa ang aming tiya. Pero nang dinampi ni Lola Trinidad ang kanyang mga kamay sa itim na tubig at pinahid sa tiyan ng tiya namin. Pero imbis na mapawi ang sakit, ay mas lalong dumagdag pa ang sakit na naramdaman ng tiya. Labis nang nag-aalala si Tiyo sa nangyayari at sinisisi si Lola Trinidad sa mga nangyari. Lola Trinidad, anong ginawa mo sa asawa ko? Isang aswang ang may gustong patayin ng sanggol sa sinapupunan ng asawa mo. Hindi ako. Pero bakit sa bawat pagpunta namin dito, hindi gumagaling ang asawa ko? Pagkatapos nito ay parang nag-iba ang presensya ng matanda. Parang galit na siya sa nangyari at tumalikod ito habang may pinapahid sa kanyang balikat. Hanggang sa nakita na nga namin ang tunay na anyo ni Lola Trinidad. Ang hangin ay biglang naging malamig at nakakapanindig balahibo. At nanginig kami sa sobrang takot. Isang mabalahibong aswang pala si Lola Trinidad. Hindi namin akalain sa likod ng mabuting imahe ni Lola Trinidad ay may nakatago palang halimaw. Nagulantang si Tiya. Sa kanyang mga matay, napakalakas na kumikislap ang takot at kaba. At parang hinihika siya sa bigat ng kanyang tiyan. Si Tiyo naman ay hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ang taong kanilang pinagkakatiwalaan at kinakapitan ay siya palang gustong makuha ang pamangkin ko. Pero bago pa man kami makapaghanda sa aming sarili, bigla na lamang nawala si Lola Trinidad. Parang usok sa hangin na biglang naglaho sa dilim ng gabi. Ang aming mga paa ay parang nanginig sa takot at hindi namin alam kung ano ang gagawin. Ang buong lugar ay napalibutan ng kaba at takot. Para bang nandyan lang siya palihim na nagbabantay sa bawat sulok, handang sumakmal ng hindi oras. Pero sa mga oras na yon, ay tinapangan namin ang aming loob at hinanda ang mga mutya ng Taklobo na pinamana pa ng aking ama. Pati na rin si Tiyo Sole ay nakahanda ang mutya sa daladala niyang karit para magtulungan kami
hanggang sa tinago muna namin si Tia Loming sa likod ng pintuan. Kahit na labis na sumasakit ang kanyang namamagang tiyan. Ang aming mga presensya ay nanggigil na patayin ang aswang na manghihilot habang binabantayan namin si Tia Loming. Wala kaming kaide-ideya na malapit na pala sa amin ang aswang. Habang sinusundan namin ang kaluskus nito, ay nagulantang kami nang isang mabalahibong kamay ang bumutas sa dingding at hinablot palabas ng silong si Tia. Halos nasira ang kalahating parte ng bahay sa nangyari. Halos magkagulo kami ni Tio habang sinasalba si Tia sa kamay ni Lola Trinidad. Ano ang gagawin natin, Tio? Bulong ko kay Tio Sole na may hawak na karit na handang ipagtanggol kami mula sa anumang panganib. Mag-utos ka sa mutya mo. May darating na saklolo. Wika ni Tio sa akin. Dumating si Perla, ang gabay ng mutya ng Taklobo, na handang tumulong sa amin. Sa pagdating niya ay napawi ang takot at pag-aalala. Sa kanyang presensya, parang may bagong liwanag na sumisilip sa dilim ng gabi. Pero kahit na may kasama kaming tagapagtanggol, hindi maiwasan ang bigat ng aming nararamdaman. Sa pagtitiwala sa mga mutya, dali-dali kaming lumabas ng bahay. Kumakalam ang aming sikmura sa kaba at bawat hakbang ay parang paglusong sa dilim. Ang galaw ng mga dahon ay nagbabadya ng panganib habang ang ambon ay parang luha ng kalangitan. At doon sa dilim ng gabi, kitang-kita ko ang walang habas na pagkaladkad ni Lola Trinidad kay Tia Loming. Ang bawat hakbang ng aswang ay malahalimaw at ang bawat hagik-gik ay nagpaparamdam ng takot at bigati. Nararamdaman ko ang pagtibok ng puso ko sa bawat sandali. Parang may isang malaking kampana ng pagkakataon na dumudulog sa akin. Wala nang lakas si Tia. Halos maputol ang hininga habang pinaglalaban ang sarili sa higpit ng pagkakahawak ng aswang. Sa dilim ng gabi, nararamdaman namin ang panghihina niya. Pero sa bawat liwanag na sumisilip, parang may pag-asa na sumasayaw sa hangin. Kahit ganito, patuloy kaming nagtitiwala at naglalakas loob. Handang harapin ang mga hamon na hatid ng aswang. Hindi ko na kaya. Nanghihinang wika ni Tia sa amin. Huwag ka nang pumalag. Mapapasakin na ang anak mo, Loming. Wika naman ng aswang habang kami ay gusto na siyang patayin. Maawa ka sa akin, Trinidad. Pagmamakaawa ni Tia Loming. Hindi ka na makakatakas. Mamamatay ka na sa mga kamay ko, Loming. Nanginginig sa galit si Tio. Ang kanyang mga mata ay sobra na ang galit. Tumakbo siya palapit sa aswang at hindi napigilan ang sarili na hugutin ang kanyang karit. Nagdadasal siya ng ipinagbabawal na usal ng mutya, ang dasal ng kaliwang kapangyarihan ng demonyo. Sa galit, kinarit niya ang kanang kamay ng aswang at sa mga pangalang bulong sa karit na may mutya ay pinutol niya ang kanang kamay ng halimaw. At dahil doon ay nabitawan niya si Tia Loming. Pero hindi namin inaasahan na nahablot na pala ang sanggol sa tiyan ni Tia Loming bago pa man namin maisalba ang mag-ina. Anong mangyayari sa anak ko, Loming? Panaghoy ni Tio Sole.
Huwag mong pababayaan ang anak natin, Sole. Paalam. Huling mga salita ni Tia Loming kay Tio Sole. Sa kasamaang palad, dahil sa pagkawarak at malalim na sugat sa tiyan ni Tia Loming, ito ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Ang nakapagtataka, 6 na buwan pa lang ang sanggol, pero singlaki na ito ng 9 na buwan. Tumakbo ako para isalba si Tia at kinausap si Perla. Perla, gamitin mo ang kapangyarihan ng mutya ng Taklobo. Patayin mo ang aswang. Wika ko sa gabay ng mutya. Sa ngalan ng mga Diyos at Diwata, ang tubig alat ng karagatan ang papatay sa'yo, aswang. Wika niya sa nilalang. Sa puntong yun, nang malunod ang aswang sa tubig alat na pinakawalan ni Perla, ay walang epekto ito sa kanya. Pero nang sumikat na ang araw, doon ay napansin naming umagnas na umagnas ang katawan ng aswang. At sa wakas ay ito ay namatay. Magbabayad kayo sa ginawa niyo sa akin. Anak, ipaghiganti mo ako. Huling sigaw ng aswang. Nagtaka kaming lahat kung sino ang anak na sinasabi niya. Pero kahit ganoon ang sinabi niya ay mas inuna ko ang kapakanan ng pamangking ko. Naligtas namin ang bata na nabiyayaan ng pagkakataong mabuhay sa mahika ng kaliwang kapangyarihan. Sinanay namin siya at nalaman namin siya ang susugpo sa mga aswang at kampon ng dilim sa takdang araw. Pinangalanan namin siyang Dante. Natapos na ang laban. Pero sa pagsiklab ng araw, isang pangyayari ang hindi ko makakalimutan. Ang pagkamatay ni Tio Sole. Bago siya nawala ay pinamana niya ang mutya sa karit na armas niya sa kanyang anak na si Dante. Dante, ito ang mutya sa karit. Gamitin mo ito ng may dangal at pagmamahal sa baryo natin. Wika ni Tio sa kanyang anak. Ama, hindi. Pati ba naman ikaw, ama? Iiwan ako. Hayaan mo na na makasama ko ang iyong ina. Paalam, aking anak. Hindi na muling nakapagsalita si Tio at hagulgol na lang ang maririnig sa mga oras na yon. Maging ako na nasa likod ni Dante ay malungkot sa nangyari sa aking Tio. Hanggang sa buong tapang at lakas na nagsanay si Dante para maging mahusay na antingero. At kasakasama niya ako sa mga panahong yon. Sa paglipas ng panahon, dumating ang mga araw ng pagsubok at paglalaban para kay Dante at para sa akin. Hindi mabilang na mga laban ang aming pinagdaanan, laban sa mga nilalang ng dilim, mga aswang at iba pang mga nilalang na naghahasik ng lagim sa aming baryo. Isang pagkakataon, nagkaroon kami ng nakakatakot na inkwentro sa isang tiktik na nagngangalang Helen. Siya ay katulad rin namin ni Dante. Isang tagapagmana ng mutya at isang antingero. Sa simula pa lang, parang may koneksyon sa pagitan namin at ni Helen. Pero hindi namin alam na may siksik na lihim sa likod ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng aming laban, isang kakaibang lakas ang bumabalot sa katawan ni Helen. Hindi madaling makipaglaban sa kanya. Pero sa pamamagitan ng aming sama-samang lakas at pagpupursige, nakayang hamakin ni Dante ang kanyang kalaban. Sa sandaling siya ay nadapa sa lupa
sa kanya ito tinanong. Dante, hindi mo alam ang buong katotohanan. Bulong ni Helen habang hinihingal sa pagod. Ano ang ibig sabihin niya? Tanong ni Dante sa kanyang sarili. Hindi siya makapaniwalang maaaring may kaugnayan si Helen sa mga nangyari sa kanyang pamilya. Sa huling hininga ni Helen, sa kanya ibinulalas ang kanyang lihim. Ako ang anak ni Lola Trinidad. Ang ina ko ang pumatay sa ina mo, Dante. Pahayag ni Helen na nagdulot ng galit at puot sa puso ni Dante. Ang mga salitang yun ay parang kidlat na sumambulat sa kanyang puso. Hindi niya maisip kung paano niya haharapin ang katotohanang ito. Ang taong katulad ni Helen, ang anak ng kanyang mga kaaway. Nag-aalab ang galit sa kanyang dibdib. Sumagi sa isip ni Dante ang kanyang layunin na makamit ang katarungan para sa kanyang ina at para sa kanyang baryo. Pero hindi niya inaasahan ang sunod na pangyayari. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, biglang lumitaw ang mga kaalyado ni Helen. Sila ay mga aswang, handang ipagtanggol si Helen at sa kanilang panggigipit. Nagkaroon kami ng masalimuot na laban. Sa tulong ng mga kapangyarihan ng mutya ng Taklobo, ang gabay na si Perla at ang aking karit na armas, kasama si Dante, kami ay naghanda para sa pinakamahirap na laban na aming kinakaharap. Ang mga labanan ay patuloy na nagpapakilos sa aming mga katawan at ang aming mga puso ay napupuno ng lakas. Ang bawat pag-ikot ng aming mga sandata ay nagdadala ng kapangyarihan at pag-asa sa aming mga puso. Sa huli, sa sandaling ang araw ay sumiklab sa kalangitan, nakamit namin ang tagumpay laban sa mga kaaway. Sa pagkakataong yun, napadapa si Helen sa lupa, sugatan at nabigo. Hindi maiiwasan ang sakit at lungkot sa puso ni Dante sa pag-alam ng katotohanan tungkol kay Helen. Ang taong pinagkatiwalaan nila ay kaugnay pala ng kanilang pinakamalaking kaaway. Pero sa kabila ng lahat ng ito, hindi nila kinailangan mawalan ng pag-asa. Dahil sa bawat pagsubok na kanilang pinagdaanan, lumakas ang kanilang pagkakaisa at lakas na ipinagpatuloy ang laban para sa katarungan at kapayapaan sa kanilang baryo. Matapos ang laban, tinulungan namin si Helen na maghilom mula sa kanyang mga sugat at alalahanin ng kanyang buhay sa pamamagitan ng mga tagubilin ni Tio Sole. Ipinangako ni Dante na hindi nila pababayaan ang isa't isa sa hamon ng buhay. Nang magbalik tanaw si Dante sa mga pangyayari, unti-unti niyang natutunan na ang buhay ay puno ng mga lihim at pagsubok. Pero sa kabila ng lahat, ang pagkakaroon ng tapang at lakas, kasama ang pagtitiwala sa isa't isa at sa mga alituntunin ng kanilang mga ninuno, ang nagbigay sa kanila ng lakas upang harapin ang anumang hamon na kanilang haharapin. Sa pagtatapos ng kanilang paglalakbay, hindi na nila kailangang alalahanin ang kanilang mga kahinaan at kanilang mga takot. Sa halip, ang kanilang pagtutulungan at pagmamahalan ang magiging gabay sa kanilang landas tungo sa pagkamit ng katarungan at kapayapaan sa kanilang baryo. Thank you.
Thank you.